super grateful, exciting, because to be honest, I never thought that I would be part of a BL. Because for the Philippines, let's be honest, medyo hindi ko in-expect na aabot tayo sa point na magiging ganito kasikat at siguro ganito na rin ka-open-minded yung mga tao dito na they would accept the idea of having BLs here, lalo na in mainstream media. So, super grateful and I'm super happy na parang it feels like perfect timing lang talaga. Especially everybody's in quarantine. You know, people are looking for different ways to preoccupy their time and finding little things to make them happy throughout the day. So I'm happy to be in some way, shape, or form part of people's entertainment. Sa akin naman po, ano, sobrang nakaka-bless kasi pangatlong beses na itong nangyari sa akin na kakasa ako sa BL series. Yung dalawa, hindi ko siya natanggap. Kasi natatakot ako, kinakabahan ako na mag-portray ng ganitong role. Baga, alam naman natin, sa sinabi ni Tony na hindi pa natanggap dito sa Philippines yung ganito. Then, yun nga, tumawag sa akin yung pinsan ko na I realized na bakit hindi ko sila agad inisip na natatakot umamin, natatakot ma-lockdown, natatakot mapagsabihan ng salot or discrimination na matatanggap nila. Kaya ako tinanggap to kasi para maging boses nila. And blessed na rin ako na naging part ako na itong DLC. Lalo na sa nangyayari ngayon, sobrang nakakataba ng puso. Lalo na pangarap ko kasi magka-work or kahit maging part man lang ng BL, ng Black Sheep. Every time na may black screening sila, sana someday magka-work ako dito. Kaya nagpapasalamat ako kay Tinang sa Black Sheep, sa lahat ng nasa likod na to. Kaya sobrang thankful ko. Blessed na rin. Love is love talaga. Yung hindi mo si Miko kasi dito, hindi mo talaga expect na focus siya sa school niya and then marirealize na mag-love siya sa isang katulad niya. And worth watching siya. Abangan nyo na lang yung palabas na to sa June 24. Kaya sobrang nakaka-excite na rin. Yeah, and to be honest, hindi rin naman namin masyado alam kasi episodes 1 to 3 pa lang yung script na binibigay sa amin. So, pero sa mga na-shoot namin, I can say na actually nakakilig siya. Very yeah, very cute and wholesome. Parang, for me, sobrang breath of fresh air yung ganito kasi nag-usap kami ni Sir Miko del Rosario na parang, shucks, ito yata yung pinaka-lightest na ginawa ko na series sa buong career ko kasi lahat ng ginawa ko sobrang serious. Actually, sobrang bihira yung hindi namamatay yung character ko sa mga pinoportray ko na role. So, ayun, very light, positive, fun. Si Miko po dito, one of the leader ng tropa. At part, baga, mas focus siya sa study niya kahit sa pandemic na nangyari dito sa atin sa Pilipinas, gumagawa siya ng way, connection para makapag-aral. And then, mamimit niya yung isang guy na hindi niya inaakala na may love siya. Abangan na lang natin yung kung ano man yung mangyayari sa story nila. Sobrang nakakataba rin ng puso na i-portray yung ganitong role na si Miko. Habang binabasa ko yung script, yung background niyan, grabe, iba talaga yung feeling na maging ganito na habang tumatagal, minamahal ko yung character niya. Kaya sana, maging effective to sa mga manonood at mahalin nila yung character namin dalawa ni Xavier. Si Xavier, actually, he's a nice guy. He's a very kind, well, he's more free-spirited. So, yung character niya, he plays like a varsity player sa college nila. Pero hindi yung typical na, and I'm not saying that most varsity players are like that, pero how the media portrays varsity players in coming-of-age movies, usually, diba, they tend to be the bullies or they tend to be a little meaner or jerks. Pero
hindi ganun yung character ni Xavier. May depth siya, and he's more free-spirited and kind-hearted, actually. Ayun, nanonood ako ng mga BL series sa Thailand, Japan, yung Together the Series, nanonood ko yun. Nakaka-enjoy naman kasi nung binigay na sa akin script talaga, talagang inaaral ko yung pagkatawan ni Miko, yung background niya, para maging effective ka as an actor sa mga manonood. Sana. Yeah, ako din. I was watching Together. And then, research na din ako ng ibang BL. Actually, parang pare-parehas yung theme. Pero there was, I'm not really sure if it's like preparation, pero siguro it's just like immersing myself in that world. So, parang na nakikita ko na there's like this, there's bits and pieces na medyo same sa mga BL na yun talaga yung nakakilig na factor pag ginagawa nila ito. Or ito yung setup na ng mga tao ng specific audience. So, it was interesting to see. And it's also interesting na actually, girls, young girls na nakikilig sa BL. Doon ako nagulat. You would think na because it's two guys, it would be a lot of men, which it is. Pero actually, a huge portion of it is young girls, young female girls na nag-emote ng BL. Kikilig yan. Kasi may excite din. Marami. Diba, Tony? Ha? Sabi mo? Kikilig. Maraming. Yeah, I mean, sana naman, of course, me and JC, we hope na kikiligan yung audience. Yun naman talaga yung goal. For me, I just, you know, this time talaga, sobrang lungkot eh. Diba, ang daming nangyayari sa mundo, hindi lang dito sa Pinas. And, you know, times are really hard. Ako, I hope people watch this and it makes them smile. It makes them, siguro, forget about their problems for a little bit. Hopefully, it gives those out there who have the story of maybe Xavier or Miko or those who are struggling with, you know, their own gender, that they find courage and hope through this story. You know, sana people just enjoy it. And we're here to do our best to entertain you guys. Sana din supportahan nila to. Yung sariling atin, mahalin din nila yung character namin dito ni Miko, saka Xavier, kami dalawa, at yung mga other cast din po.